Panginoon, kakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanya ang langit at lupa, kanya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at kapila, purihin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Ninyo ang Panginoon, kakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Sama ko po ngayon sa ating Eucharistia si Padre Robert Arian. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang intensyon ng lahat kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pampansang Labana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TikTok, iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga aming mahal kong mga kapatid, tayo ay tinawag ng Panginoon na mamuhay ayon sa kanyang kalooban upang tayo'y maging mapalad. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa mga kapatid, naloba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kaganahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan, dahil sabag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa ang isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa?
Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga'y mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa, mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga mamimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa limbutang ito na parang di nila ito ay naalintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabayak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabayak ng hari natin, ang payo ko'y ulinigin. O kabayak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ng paibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdat mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang yaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Aharap sa haring yaon, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig na magahari, kapalit ng ninuno mo sa sindang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magalak tayo't magdiwang, malaki ang nakalaang, kantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, mapalad kay mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kay mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapuputan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari
sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propita. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kalamangan ninuno sa mga bulaang propita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Merkulis tayo ng ika-23 na linggo sa karamang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagiging mapalad. Ang ating Panginoong Hesus ay siyang pinadala na Mesiyas. At ang Mesiyas, ayon pa sa kasulatan, siya ay magdala ng pagpapala. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ng San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 26, na makikita rin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 1 at sumusunod, ang pagiging mapalad. Pero dalawa po ang bahagi ng ating Ebanghelyo, ang pagiging mapalad at ang pagiging aba. Sa salitang Hebreo, dahil Hudyo at Hebreo po ang ating Panginoon, ang mapalad ay may buwak. Pero pagka tayo po ang magbasa sa mga titik, may burak. Pero para sa mga Hebreo, ang pagsabi po nila ay may buwak. Kaya ang ginagamit naman sa ating mga pagbasa ngayon ay sa Grego, dahil kinukuha na Grego po ang unang pagbasa at ang ating Ebanghelyo, makare. Pero pag sa pagbasa po natin sa ating mga Tagalog, makaroy. Ang pronounce po dyan ay makare. Pero hindi lang po makare. Dalawang klase po ang sa ating Ebanghelyo. Makare at we. Ang we, ito yung aba. Pero dapat ang gamitin sana dito na salitang Grego, pagpanibagong Grego, alemono. Pero ang ginagamit po ay we, dahil ito ay luma na Grego. Kaparehas ng wo sa English. Ano po ang pagiging mapalad? Kalimitan, tayong mga tao o tayong mga Pilipino, kapag sinasabing mapalad, oh, mapalad siya. Swerte siya. Dahil nanalo sa luto. Dahil nakapunta sa abroad. Dahil naka-asenso sa buhay. O dili kaya na-promote sa kanyang trabaho. Lahat ng mga bagay-bagay o dili kaya mga material na mga natamo sa buhay natin ay sinasabi nating mapalad. Pero kapag nakinggan ninyo sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabi ng ating Panginoon kung sino yung makare. Una, yung dukha. Pangalawa, yung managugutom. Pangatlo, yung nagtatangis o mga malulungkot. At pang-apat, yung nakatamo ng panglalait dahil sila'y pinagtabuyan, pangalan nila, kung ano mga sinasabi,
Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, magalak kayo dahil sila yung nagiging makari, mapalad. Taliwas sa ating mga pag-iisip, o dili kaya sa pangkarniwan na pag-iisip noong kapanahonan ng ating Panginoong Hesus, ang tinuturing niyang mapalad. Pero kapag tingnan po natin, ano po ang konteksto sa pagsabi ng ating Panginoon na makare? O dili kaya sa salita niya, mebuak, ay ang mga nangyayari sa mga taong nananalig sa Kanya, tumatanggap sa Kanya, nanampalataya sa Kanya na siya yung Kristo. Lahat ng mga pumapanig sa Kanya ay nagiging biktima ng sistema noon. Una, sistema sa kapanahonan ng Roman Empire na sumasakop noon sa Israel sa pamumuno ni Poncio Pilato at mga hukmong Romano na sila ay napakabangis at gusto nilang i-control ang lahat ng tao. Kapag ka mayroong isang grupo, kagaya ng mga apostol at mga disipulo na tinuturuan ng ating Panginoon sa panibagong paningin sa buhay, yan ay kaduda-duda. Kaya sila ay maging biktima at sila ay pahirapan, sila ay dakpin, etc., etc. Hindi rin sila katanggap-tanggap sa mga namumuno sa templo. Hindi siya katanggap-tanggap sa tinatawag ng mga kilusan, mga Hudyo noon, gaya ng mga Pariseo at mga Saduceo. Mga Pariseo, sila yung elite, at yung mga Saduceo, sila yung mga landlord, at iba pa. Hindi katanggap-tanggap ang Panginoon. Kaya lahat ng mga dukha, lahat ng mga nagugutom, lahat ng mga tumatangis, lahat ng mga naghihirap, o lahat ng mga kung ano-anong mga panglalait na ginagawa sa kanilang pangalan, yon ang mga nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon ngayon, sila pa rin ay mapalad. Pero yung mga tumatanggap ng mga bulaang pagtuturo sa kapuhunan ng ating Panginoon, gaya ng mga mayaman, gaya ng mga nakaranas sa mga ginhawaan, mga Pariseo at mga Eskriba, at gaya ng mga lahat ng mga mayroong magandang pangalan, napaka-popular, dahil sila ay mahusay sa sining, dahil sila ay isang tao na may kayamanan o dili kaya napaka-popular na tao, ang sabi ng Panginoon, sila ay aba, o sa salitang ginagamit dito, way. At dahil sinasabi ito ng Panginoon, atin pong makikita sa ating unang pagbasa. Sa unang sulat, San Pablo sa Corinto, Kapitulo 7, verso 25 hanggang 31, ang tunay na dahilan kung bakit mapalad yaong mga nagsakripisyo na mga Kristiyano na nanalig sa ating Panginoon, yung mga nagugutom, yung mga tumatangis, yung mga naghihirap, dahil kinakailangan ang pagkaroon ng pagwaksi sa mga bagay-bagay sa mundo at sa mga lumang pagkatao natin, na ito po'y ating napakinggan sa ating unang pagbasa, na kahit na ikaw ay may pamilya o dili kaya ganito ang buhay mo, ituring mo na parang wala mo na. Ang ibig sabihin dito, hindi po kalimutan yung pamilya, hindi po kalimutan na ganito ang trabaho mo. Ang ibig sabihin ni San Pablo sa kanyang sulat sa Corinto, magkaroon tayo ng priority o prioridad. Ang pinakauna ay ang ating ugnayan sa Diyos. At kung maging hadlang, kung anuman ang mga bagay-bagay dito sa mundo na maging hadlang, atin pong iwaksi, sapagkat napakahalaga po ang ugnayan sa ating Panginoon. Dahil ang ugnayan sa Kanya ay tayo ay
magkaroon ng tunay na buhay na kasama niya. Gaya ng sinasabi sa Salmo 44 na kung saan magkaroon tayo ng kasiyahan at kagalakan. Kasiyahan at kagalakan, nakakaiba sa kasiyahan at kagalakan ng mundo. Sapagkat ang kasiyahan at kagalakan ay dumadaan sa cross. Kaya nga sinasabi na sa abahan ninyong mga mahirap at mga dukha, ayon pa sa mga eskriba. Pero sabi ng Panginoong Hesus, mapalad kayong mga dukha. Mapalad kayong mga nagugutom. Mapalad kayong mga nanangis. Kaya binaliktad ng Panginoon ang sinasabi ng kasulukuya o dili kaya ang sistema noon. Sa kasulukuyang panahon, ganun din ang mga nangyayari. Na para sa tao, ang material na nakamtan natin, ang pera, kayamanan, ang katanyagan o kapangyarihan ay siyang laging nangunguna sa ating mga puso. Nakalimutan na natin na ito ay wala pong saysay sa harap ng Diyos. Ang mahalaga na tayo'y maugnay sa Diyos. At upang maugnay sa Diyos, kailangan rin tayo, gaya ng ginawa ng ating Panginoon, pasanin natin ang ating cross. At sa mga sakripisyo at mga kahirapan at pinagdaanan natin na tayo'y nagugutom, tayo'y tumatangis, tayo'y naghihirap, yan po ay mga paraan na tayo makiisa sa Panginoon. Wala pong kagalakan kapag hindi po tayo daraan ng kahirapan ng cross sa buhay. Kailangan po nating pasanin ang ating cross. Kailangan po nating tanggapin ang mga pagsubok sa buhay. Kailangan po nating tingnan na ang pinagdaanan sa buhay ay siyang ating magandang paraan na tayo'y matuto paano pa maugnay ng malaliman sa ating Panginoong Diyos. Kaya tama yung sinabi ni San Pablo sa unang sulat ng Corinto, Kapitulo 7, iwaksi ang ating mga material, mga physical o pangpamilya na ugnayan dahil mas mahalaga ang kagalakan sa kalangitan. Mas mahalaga ang ugnayang malaliman sa Diyos. Mas mahalaga ang mabiyayang buhay kasama ang ating Panginoong Diyos, mga anghel at mga banal sa langit. Kung dito man sa mundo, naghihirap tayo, may mga pagsubok sa buhay, huwag niyong alalahanin ang lahat ng mga pinagdaanan at mga paghihirap. May malaking gantimpala din ibibigay sa atin ng Diyos kapag tayo'y manatili sa Kanya. Pakisabi sa katabi mo, magpakatotoo ka na Kristiyano. Magpakatotoo tayo na Kristiyano kapag ito'y ating ginagawa. Mahirap man ang buhay, nasa Diyos naman sa atin. Ang ating buhay ay magkaroon ng tunay na kagalakan. Sapagkat kung ang Panginoon ay siyang pumapanginoon sa ating buhay, kung ang Diyos ay siyang nagahari ng ating mga puso at isipan, kung ang Diyos ay kasama natin lagi, kapiling natin wala pong kapantay na kagalakan sapagkat nasa Kanya ang totoong kagalakan, ang kabuluhan sa buhay at ang buhay na ganap at ikasiyasya. Kung tayo ay nasa Diyos, lahat ay posible. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos
bilang kanyang mga anak ng kaharian, manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusi, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat ng pagkakaisa, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kaharian na naghihintay sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin, manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinain. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung inapayatala na mula sa'yo, iiwagin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat na puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan na minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pag-aing ngayon ipinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ganang loob ang tayong likha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, sa pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ang banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubagad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. My hope and my strength, you guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. Guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po
ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong minubuhay. Paginapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamatan po natin si Father Robert Arellano sa kanyang kiisa sa atin sa ating banal na Eucharistia. Salamat po sa lahat ng dumalaw ngayon sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno, kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kuskusing sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong tayo sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin naway ang Diyos ay magay sa inyo ng pagpapalang siksikliglig at nag-uumapaw. Mapalad tayo kapag tayo'y naugnay sa Diyos at naging matapat tayo sa Kanya. Ngayon na po ang pagbasbas. Nangyari po lamang itas bagya, mga ibagay ng basbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan may makaramdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito, na maalala po ako noon sa binyag na ikaw ay kinibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayaking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Jesus na. Jesus Nazareno, sinasamba ang namin. Inipuno ang namin, parang mo ang aming buhay at kasan. Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang puso na matiyan ay sinisag mo ang kanilasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ay ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaralan ang namin. Padre Jesus Nazareno,